Kakaibang pakiramdam ang namamayagpag sa grupo nila Felisa. Nang balikan nila ang dating paaralan, ibig nilang gunitain ang masasayang alaalang magkakaklase. 10 taon na ang nakakalipas. Ngunit hindi pala nila aasahan ang kanilang madadatnan doon. Imbis kasi na magbaliktanaw sila sa nakaraan, makakainkwentro pa ata sila ng mga kakaibang nila lang. Guys, umuwi na tayo. Natatakot na sabi ni Jessie sa mga kasama. Hindi yata ito ang tamang oras para pumunta tayo rito. Mas lumapit pa ito kay Felisa. Jessie, hanggang ngayon ba naman matatakutin ka pa rin? Nakataas ang kilay na sabi ni G sa babae. Ano bang ine-expect mo sa kanya? May tono ng pang-aasar si Trixie kay Jessie. Narinig naman nilang apat ang pagbuntong hininga ni Hilda. Tigilan niyo na nga yan. Simula ng mga high school tayo, lagi niyo na lang pinagtitripan niyang si Jessie. Saway nito kina G at Trixie. High school pa lang, solid na ang samahan nila Felisa. May pag-aalitan ng namamagitan sa kanilang 5 ngunit kaagad din namang nagkakaayos. Sa madaling sabi, nagkakaunawan sila at di nila kayang mawalay sa isa't isa. Nilibot nila ang buong paligid. Mas pinili nilang umaga puntahan ang abandonadong eskwelahan na iyon dahil batid ng apat na matatakutin nga si Jessie. Pero kahit atas liwanag, binabalot pa rin ang takot ang babae. Idamay na rin ang iba. Kunwari nagtatapang-tapangan, pero sa loob-loob, binabalot na rin sila ng takot dahil sa kakaibang nararamdaman. Dumiretso ang 5 sa silid aklatan na kanilang pinagtatambayan noon sa tuwing matatapos ang klase. Sumagi sa isipan nila ang masasayang alaalang nabuo ng kanilang magbabarkada. Ngunit, laking pagkagimbal nila nang matuntun iyon. Nagkalat ang mga dugo sa sahig. Pumuno sa mga mata nila ang kulay pula na nakasisiguro silang may krimen ngang naganap doon na nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Sinasabi ko na nga, Abby! Nahintakutan si Jessie at nagtago sa likuran ni Felisa. Pumasok si Felisa sa silid aklatang iyon na walang anumang kababakasang takot sa kanyang hitsura. Sa 5 magkakaibigan, siya iyong pinakamatapang. Ipinagsalikop niya ang mga braso saka sinuyod ang paligid sa lugar na iyon. Guys, sa tingin ko may pinatay nga rito. Ilang oras lamang nakakalipas bago tayo bumisita. Hinala niya habang nakaarko ang kaliwang kilay. Nagsimulang hindi mapakali ang apat sa likuran ni Felisa. Ibig sabihin? Takot na iginala ni Jessie ang kanyang paningin sa paligid. Andito lang ang killer? Napaiktad ang apat at napahiyaw. Pwera lang kay Felisa. Nadagling lumingon nang may marinig silang malakas na kalabog. Shit! Ano yun? Mura ni Trixie sa gulat. Ang killer! Ani ni Gina labis ang kaba sa dibdib. Nanginginig na rin sa takot si Hilda. Oh, umalis na tayo dito. Dali-dali nilang nilisan ang silid aklatang iyon. Naguunahan ang mga paang tinungo nila ang labasan ng school. Nasa 3rd palapag pa naman sila. Rinig na rinig ang mabibigat na yabag ng 5. Animoy, nagkakarerahan upang iligtas ang kani-kanilang mga sarili. Pero nadoble ang takot na nananalitay sa kanilang damdamin nang madatnan nila sa 2nd floor. Ang isang lalaking sobrang puti ang itsura. Nanlilisik ang nagniningas na pares na matang ipinukol sa kanilang 5. Parang halimaw na handang kitilin ang buhay nila. Multo! Sabay-sabay sila nagpulasan ng takbo pabalik sa taas. Kaagad sila nagtago at nagsumiksik sa ilalim ng mesa sa opisina ng principal. Guys, si Mang Apollo yun, di ba? Siya yung janitor na nagpakamatay nun, di ba? Mahinang sabi ni Hilda sa apat. Oo, siya nga yun. Kumpirma ni Felisa at marahang napayuko. Nagpakamatay siya dahil sa atin. Malungkot na tinig na dugtong ni Trixie sa susunod na sasabihin sana ni Felisa. Bumalik sa alaala ng 5 ang kalokohang ginawa nila noon sa janitor. Sinira nila ang buhay ng tagalini sa eskwelahan na iyon. Ang 5 ang may kagagawan kung bakit natanggal si Mang Apollo sa trabaho. Ang 5 rin ang dahilan
kung bakit namatay ang kaisa-isang anak ng lalaki ng matanda. Hindi kasi nito napagamot ang anak na may malalang karamdaman. Lahat ng ginawa nilang kagaguhan, sinalo ni Mang Apollo. Sinisante ng principal noon si Mang Apollo. Dahil napagbintangang pinatay nito ang pinakamamahal na shih tzu dog ng principal nang matagpuan sa comfort room na dilat ang mga mata, sa kalabas din ang mapupulang lamang loob ng aso. Dahil sa depression, kaya humantong sa pagpapakamatay ang janitor na iyon na nagserbisyo sa eskwelahan ng mahabang panahon. Noon kasi, kilalang spoiled brat ang lima. Palaging nang titrip at may ginagawang kalokohan. Isang malagim na ideya ang naisip na kalokohan ng lima bago sila magtapos noon ng high school. Kalokohan na magtutulak kay Mang Apollo na magpakamatay. Nilamon ng konsensya ang limang ngunit kaagad din nila iyong kinalimutan. Kaya ba nananatili sa eskwelahang ito si Mang Apollo at hindi matahimik? Ay upang magiganti? Salubong ang kilay na tanong ni G. Siguro. Biglang umihip ang malamig na hangin na nagpakilabot sa lima. Andiyan na si Mang Apollo. Nasambit ni Feliza. Tumayo sila at nilisa ng nakasusulasok na amoy ng opisinang iyon. Kailangan na nilang makatakas. Pagpasok ni Mang Apollo sa loob, kaagad na lumabas ang lima. Tumagos lamang sila sa katawan nito, nabatid nilang isa ng kaluluwang ligaw. Sandali! Malalim ang boses ni Mang Apollo na animoy galing talaga sa hukay. Hindi nila ito pinakinggan at agad na tumakas sa multong janitor. Sandali! Malapit na sila sa bukana ng tarangkahan nang tumalbog lang sila pabalik sa school na iyon. Anong ibig sabihin ito? Bakit hindi tayo makalabas? Humintadong sabi ni Feliza. Natutok naman ni Jesse ang bibig. Itinuro ang paparating na si Mang Apollo. Andiyan na siya! Tarantang-taranta ang lima. Ngunit malakas na nagsalita ang matanda. May importante akong sasabihin sa inyo. Inilagay ni Mang Apollo ang kamay sa magkabila niyang tuhod bago nagbuga ng hangin sa baga. Ang totoo niyan, patay na talaga kayong lima. Namayani ang katahimikan sa revelasyong ito ng matanda. Matama na nakinig ang limang kababaihan dito habang sinusuri ng kanilang mga mata si Mang Apollo. Ako nga pala si Piolo. Ako yung anak ni Mang Apollo na may sakit. Himalang nabuhay pa ako ngunit si Papa. Na-depression noon dahil sa natanggal siyang janitor sa eskwelahan na ito. Bumalik muli ang alaalang iyon na nagpatinuulit sa kanilang puso at mapuna ng konsensya. Mahal na mahal niya kasi ang eskwelahang ito. Simula nung elementary ay andito na si Papa hanggang na makatapos ng high school at pumasok bilang janitor sa paaralang ito. Pinili niya magtrabaho dito kahit janitor lamang dahil dito niya natagpuan ang tunay na pag-ibig simula noong nag-elementary siya. At iyon ay si Mrs. Dolores, ang principal ng eskwelahang ito. Napaawang ang bibig ng lima sa narinig. Kaya pala na-depress noon si Mang Apollo. Saad ni Hilda. Oo, sa kanabaliw. Ani Piolo. Hindi lang talaga dahil sa namatay ang aso ni Mrs. Dolores, kaya siya nito tinanggal. Kung di, nalaman ng ginang na may anak na pala si Papa sa ibang babae. At ako iyon. Dagdag pa nito. Ngunit, anong ginagawa namin rito? Bakit kami naririto? At paano mo naman nasabi na patay na kami? Kuryosong tanong ni Felisa. Pinatay kayo ni Papa sa library noon. Bunyag ng matanda. 40 na rin ang nakalipas. Nalaman niyang kayo ang pumatay sa aso ni Mrs. Dolores dahil nasaksihan niya ng palihim ang mga kalokohang ginagawa niyo. Nahuli ni Mrs. Dolores sa akto si Papa na naroon sa CR, kaya siya dito napagbintangan. Paano niya kami pinatay? Tanong pa ni Trixie. Kayo na lamang natitirang mag-aaral sa loob ng school na ito. Nasa library kayo at abalang nagbabasa ng mga nakakatuwang libro. Noong araw na iyon, palihim na pumasok noon si Papa at pinaslang kayo gamit ang balisong.
pinagpupugot ang ulo nyo. Wala kasing CCTV dahil pampublikong paaralan lang ito. Kaya hindi natukoy na si Papa ang salarin. Huminga muna ng malalim ang matanda bago magpatuloy. Nagsimulang abandonahin ang paaralang ito noong nagpapakita na kayo. May mga nagpaparamdam daw kuno. Kaya sa huli, naisipan ni Mrs. Dolores na isanin na ang lugar na ito bago mamatay si Papa noon. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang balikan muli ang lugar na iyon. Ngunit nalagutan siya ng hininga noong mga oras na iyon. Nasira kasi ng tuluyan ang utak ni Papa. Pinasa kong balikan na yung eskwelahang ito at maging tagapangalaga nito. Batid ko na rin na kayo ang mga kaluluwang iyon, kaya di ko na lang pinansin. May sixth sense ako. Minana ko pa yon sa aking lola. At ngayon, hinarap ko kayo upang malaman yung kaluluwa na lamang kayo na hindi matahimik magpahanggang ngayon. Mahabang pahayag ni Piolo. Matahimik nawa sana kayo at patawarin niyo ang aking ama. Lumuhang napaluhod ang matanda sa lima. Habang si Felisa, Jesse, Hilda, Trixie at G, hindi pa rin makapaniwalang sila ay multo na lamang na namamalagi sa eskwelahan nilang iyon. Ang buo nilang akala, bumisita lang sila sa dating eskwelahan. Sa tuwing sumasapit pa lang kanilang kamatayan kada taon, tingin ng lima sa sarili, buhay pa sila at tinadalaw lamang nila ang masasayang nagdaan noong nag-aaral pa sila rito. Yun pala, nagkakamali lang pala sila ng inakala.